25 kaso na raw ng tangkang pagpuslit ng relief goods ang naitala ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base. Sa kabutihang palad, nahuhuli sila bago pa maitaka sa mga tulong na laan para sa mga nasa lanta ng bagyong Yolanda. May news to go si Von Aquino. Hindi na umano bago ang mga insidente ng pagnanakaw ng mga relief goods sa loob ng Villamor Air Base. Sa katunayan, ayon sa Philippine Air Force, 25 kaso na nantangkang pagpupuslit ng relief goods ang naitala nila simula na maghatid sila ng mga ito sa mga lugar na naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. We have enforced our vigilance since the start. As a matter of fact, this is not the only time this happened. Even in the early days, we have observed this. Nitong Sabado lang, 6 na individual kabilang isang opisyal ng Manila International Airport Authority ang nagtangkang magpuslit ng relief goods palabas ng airbase. Pero bago pa man makalabas, nahuli agad sila ng mga tauhan ng Air Force. Isang sakot, 2 garbage bag na puno ng relief goods ang nakuha sa red plate na sasakyang ginamit ng mga suspect. Isinailalim na sa inquest ang 5 sa mga suspect at nakapagpiansa na. Samantalang ang isa ay nakataka sa ospital habang isinasagawa ang kanilang physical exam. Sa kabila ng ganitong insidente, welcome pa rin naman daw ang mga volunteers sa Villamor Air Base. Wala namang instruction sa amin ng DSW to turn back volunteers. That's one. So I would presume that we're still welcoming volunteers. Von Aquino, GMA News.